Alam niyo ba yung feeling na mahilig ka naman talaga sa halaman, pero parang yung paghahalaman talaga yung hindi ka gusto? Well, I feel you guys. Honestly, alam ko naman talaga sa sarili ko na kahit noon pa na hindi ako magaling sa paghahalaman. Pero syempre, ngayong tumatanda na ako, naisip ko rin na bakit nga ba hindi ko ulit subukan. So to make the story short, last month sinubukan kong magtanim ng mga halaman na madali ko lang papatubuin. Cosmos at saka moss rose. Pero wag na wag niyo pong mamaliitin ang mga halaman na yan. Dahil kahit madali silang patubuin, once na mamulaklak sila, eh talaga naman pong napakaganda nilang tingnan. Lalo na kung iba't ibang kulay silang magkakasama. Sa may tabi ng kalsada, nagtanim ako ng isang linya ng cosmos. At sa lahat po ng naitanim ko, iilan lang po talaga yung nabuhay sa kanila. So kung tatanungin niyo po ako, pangatlong tanim ko na po ito. At ayan nga, kung makikita niyo may mga bagong sibol, pero pinagdarasal ko pa rin po ang mga yan na sana po ay mabuhay silang lahat. Pero sa moss rose po, o mas kilala dito sa Pilipinas bilang Rosas de las Jess, eh wala naman po akong naging problema. Ang nakakatuwa pa nga eh, ayan, kung makikita nyo nagsisimula na silang mamulaklak. Nakakatuwa, di ba? So, sa mga kagaya ko dyan, guys, may pag-asa pa tayo. Magtanim na kayo ng Rosas de las Jess. Char lang. Siyempre, mag-research tayo na kung ano yung madaling itanim. So, paano ba yan? See you in my next video. Bye-bye!